Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Magandang Sunday po sa inyong lahat. Good morning. Kamusta po kayo diyan sa ano, sa Kabikulan? Oh. At ang ating mga ano po, guro sa buong Pilipinas. Tama. Kamusta po kayo? Ngayon po ay Sunday. Oo, actually sabi ko 'di ba napakagandang umaga sa inyong lahat kahit hindi masyadong maganda. Oh. Ang umaga dito sa Kabikulan kasi dahil kami po tayo, ay ano, may bagyo. May bagyo tayo, si Bagyong Bising. Lagi na lang tayo dinadalaw ng bagyo. Oh, mahal na mahal din na tayo. Hindi nila tayo maiwan. Good morning po sa mga naka-tune in na sa Care 104.3 The Way FM. At syempre po, kami po ay live. Yes. Yung mapapakinggan sa ating Facebook page na Care 104.3 The Way FM. Hello din po sa mga nandyan na sa Facebook. No? Mm-hmm. Live na live po tayo today. So pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa atin, no? Ang ganda-ganda ng topic natin today. Oh, excited na excited ako. Nakakatuwa, no? Mm-hmm. Batiin ko muna, no? Meron na tayong isang nag-hello dito, ang ating anong tawag dito? Buena mano. Si Ma'am Melody Escalante. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng ka-inspirado. Oo. Kamusta po kayo, Ma'am Zel and Ma'am Gretchen? Actually, ano, no? Meron tayong bagyo. Kamusta ka daw, Ma'am Zen? Ako, okay na okay. Okay na okay naman po ako. Parang medyo pahinga ako ngayong linggo. Hindi ako masyadong bisibisihan ngayong linggo. No? Parang so, ang dami nating pahinga. Oo, so medyo... Kasi isik... NECQ, tama po ba? Ma'am? MG. MGCQ. Ay, MGCQ kayo, di ba? ECQ, NECQ kayo. Hindi ko alam sa dami ng Q. Alam ko lang nitong mga nakarang linggo, nahilig ako sa kamote Q, banana Q, at barbecue. Kasi kami po kami sa Daraga, GCQ. Tapos, ang Legazpi is, tama ba kuya? NECQ kayo. Parang mas mahigpit yung GCQ, di ba? Kaysa sa MGCQ. Opo. Oo. Alam ko lang, ang Legazpi, red zone. Red zone, 'di ba? Parang ganun, red. May mga cases kasi. Oo, medyo mataas ang cases. So hello kay Ma'am Sangerisa from taga saan ba si Ma'am Sanger? Good morning daw si Mama Jacqueline Mitra from Santa Rosa, Laguna. Yeah. And isa si rin nating masugid. Oo, lagi siyang nandiyan, no? Mm-hmm. Tapos si Ma'am Marie Rose Campos. Napakaganda po ng ating imported ang ating inspiradong guro ngayong linggo. Grabe talaga si Ma'am Zel, umanap ng mga i-interviewin eh. Talagang, ang level pang Jessica. Sabi nga nila. Kasi parang ang Gretchen, di ba, iisipin natin, tayo lang ba yung nahihirapan? Di ba kasi parang yung mga teachers natin, parang hirap na hirap tayo. Ngayong linggo, meron tayong maririnig na isang 10 outstanding teachers or the one of the 10 best teachers in New York. At math. Math ang kanyang tinuturo. Subject. At siya po ay Pinoy. Mm-mm. Pinoy na Pinoy, no? At siya po ang ating nakausap. I think this Sunday, mababago yung konsepto natin pagdating sa professional growth. May mga makukuha tayong bagong inspiration. Kung kayo ay matagal ng guro sa isang eskwelahan, meron pang ibang opportunities na gusto nyong i-try. Nakakatuwa po yung interview natin. Mm-hmm. Si Ma'am Riza pala, naging co-teacher ko to dati sa UE. Ma'am Riza, ikaw pala yan. Bakit iba na apelido mo? Chikahan mo ko. Ay ma'am, kakachat lang ng aking estudyante na good morning siya. Congratulations
Congratulations po yung in-interview po natin, oh, ma'am. Oh. Si Rica B. Marfil ng Kamalig, albay ay world champion. Oh, naging world champion siya po ang siya. Nanalo. Yes, ni-represent niya po yung Philippines doon sa world competition na kung saan yung kanyang project is to empower the children, yung mga may PWD. Siya po ang number one sa ano buong mundo. Congratulations, Rica of Bicol University. Tama, nakakatawa. Congratulations sa'yo. Opo. Kung gusto niyo rin pong mag-participate, lalo na po no yung mga hindi naman nakakapag-livestream, meron po tayong contact numbers, no? Bigay muna siguro yes, natin, po. Ma'am Grace, yung ating mga contact numbers. Please, we would love to hear yung inyo pong mga messages. Please text us at 0946-763. Ulitin ko nga yun. Parang iba yung pronunciation. Magyo kasi, Ma'am Grace. It's 0946-763-9858, 0929-3594-298, or at 0915-931-7184. Yes, no? Meron pa tayong mga nandito, no? Si isa rin na lagi naman talaga tayong sinasamahan. Si Sir Bright Alfred Mercado of Baguio City ay nandyan na rin po. Sabi ni Jacqueline Mitra, keep safe po ang lahat ng affected ng bagyo. Pray lang po tayo. Opo, no? Actually, si Typhoon Bising po is... signal number 2 na ngayon sa Catanduanes. Oo. Medyo makulimlim na sa labas, yes, madilim na. Oo. Tapos mahangin. Mm-mm. No, medyo mahangin na po kami. Pero tomorrow, yung expected parang tomorrow moderate to heavy na yung intense na yung rain by tomorrow daw. Mm-mm. Over the Bicol region, no? So, yun. So posibleng magkaroon ng mga flash floods, no, etc. And also by tomorrow morning, 295 east na yan daw of northeast of Virac, Catanduanes, no? So nasa Virac sila. So yung mga kakilala po namin sa Virac, yung mga friends natin, teachers from Virac na listening, no? Please take care. Mm-hmm. Alam niyo naman last year, 'di ba? Binagyo talaga kayo, sinasignal number 5 kayo last year, no? So hopefully po, let's all pray, no, na we are all safe dito sa bagyo na ito, no? Hello din po kay Ma'am Geraldine Mendoza from Antique, no? And okay. Nancy Rogado, hello din po. Si Ma'am Riza Ramos pa rin daw siya. Kala ko naman, hindi ako na-imbita. Ganun. Kasi iba. Hello, ma'am. Hello kay Zuizi. Kay Zuiza Almeida, yung isa ko rin ako, napaka-good friend ko, no? From UE Manila. Okay. Matagal ka sa UE, ma'am? Hindi naman. Hindi ako masyadong matagal. Pero doon ako nag-turo. Doon din ako nag-aral, no? Wow. So, okay. Sige. So, yung introduce na natin yung ating Inspiradong Guro ngayong linggo. So, yung Inspiradong Guro natin ngayong linggo po, nasabi ko na, ay isang Pilipino. Kung kayo po ay nangangarap na magturo sa ibang bansa, mm-hmm, no, ngayon ay nagtuturo siya nangarap sa New York. Ka ba? Hindi eh, kasi parang kulang na lang, pinakasalan ko si Andres Bonifacio. Sobrang nationalistic eh, no? Oo nga eh. Hindi ako nangarap kahit kailan na lumabas ng Pilipinas eh. Aside from tourism purposes, hindi talaga. Itong ating bidang guro ngayon, Inspiradong Guro. Ang layo ng kanyang nilipad. Oo, New York. Oo, so sa New York po siya at maririnig niyo yung kwento niya, no? Paano naging teacher sa New York, and then kung may mga nangangarap po diyan na makapagturo sa ibang bansa, no? Siya din po ay kausap natin ngayon, no? Pagdasal niyo, samahan niyo po kaming magdasal na ma-schedule po natin yung webinar. Wow, yung pagdadasal. Oo. Oo, na ito ay may international units, ha? Talagang international yung unit. So hopefully pagdasal natin para matuloy yan. Sa kanila po 'yon, no? Sa organisasyon po nila 'yon. Mm-hmm. So hopefully matuloy po natin 'yan. Mga paplantsahin pa tayo diyan, no? Liligawan pa natin si Sir para matuloy na natin 'yan. Okay? So without further ado, no? Samahan niyo po kami, pakinggan ang kwento ng ating Inspiradong Guro ngayong linggo. Naparangalan bilang isa sa pinakamagaling na guro sa New York. Ang ating itatampok na Inspiradong Guro ngayong linggo ay isang kapwa natin Pilipino. Isa po siyang kababayan na maari mo talagang maipagmalaki. Ngayong linggo,
sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento. Paano nga ba maging isang Pilipinong guro sa ibang bansa? Paano maging magaling na guro kung ikaw ay nasa labas ng iyong kultura? Let us witness through his life how being a teacher and making connections can really happen even across cultures. Narito ang Outstanding Filipino in America awardee ng 2019. Hindi po kilo maging teacher dito sa Amerika, but I am just one of the thousands of Filipino teachers who adapted, thrived, and survived. Why? Because we love the young people of this great nation. We love to serve. Salamat, TOFA. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang teachers. Mabuhay tayong lahat. Ang ating inspiradong guro ngayong linggo ay mula pa sa Jackson Heights, New York, si Sir Ramil Buenaventura. Hello, sir! So, hello, guys! Malamang po, good evening po sa inyo. Yeah, yeah. Good morning po dito sa Pilipinas. Sir, baka po gusto niyo po munang batiin ang mga nanonood po at nakikinig sa inspiradong guro. All right, so thank you Zel, and tulad nga ng sinabi mo, talagang this is an inspiring show and I'm so elated and I'm so happy at you know, ang layo-layo ng mundo natin at nahanap mo po and I'm able to share. So binabati ko lahat ng yung viewers, nakita ko nga sa Facebook, talagang may radyong dedicated talaga sa education para sa guro. At napakaganda, no? Pwede rin nga namin ma-replicate dito sa Amerika yung ginagawa nyo. And I'm so happy to be part of this show. In my own way, I am able to contribute to my fellow kababayans to connect with you. So binabati ko mga people in Legazpi, and I know since online na tayo, the whole Philippines, the whole world can watch na rin. So I greet you. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. Apo. So sir, umpisahan lang po natin siguro to get to know you better po siguro, sir. Is, una sir, lagi namin tinatanong to sa aming na-feature ng mga inspiradong guro. Bakit po kayo guro, sir? Is this a choice? Gusto niyo po ba talaga? Or is this a happy coincidence or accident? Paano po kayo napasok sa teaching? That's a nice question, no? So, kada teacher may iba-ibang kwento dyan. Oh. Accidental teacher ako, I could say it's accidental. Kasi nung elementary pa ako, I studied in the Don Bosco system. Kung alam niyo yung mga Salesiano, Don Bosco, ganun. Actually, naengganyo akong magiging pare. So after ng high school ko, pumasok ako sa pagkapare. Mm-hmm. And nung na-discover ko, iba pala ang bokasyon ko. So I have to leave the seminary. So paglabas ko ng seminary, it's a college seminary, and we are taking Bachelor of Arts in Education. So sabi ko, naku, ano na mangyayari sa buhay ko? Sige na lang nga, para makatapos ng kolehiyo, basta may college degree ako, tapusin ko na itong teaching degree na ito. So tinapos ko ito sa Jose Rizal University sa Mandaluyong. Okay. Two more years, nakatapos ako ng education degree. Thank God, natuwa na ako noon. And naku, kailangan ko na magtrabaho. So I tried to be a student teacher doon muna. And I was employed in La Salle Green Hills. Takot na takot pa ako noon. But you know, totoy na teacher, bagong-bago sa isang exclusive school na napakagandang eskwelahan, talagang pinagtiyagaan ko. I learned a lot from the school, from the system. Ayun, accidental. Para lang magkatrabaho, sige, mag-teacher ako. Then eventually, aba, okay pala to, nagugustuhan ko. So dyan nagsimula. And you know, plus the input, the professional developments, plus the experiences of the teachers who are ahead of me, yan ang nakatulong as my foundation to be a teacher. Yan, sinortcut ko, ha? Opo. Actually, sir, na-mention nyo, no, na bago kayong teacher, ang ganda ng school nyo, so medyo kinakabahan kayo. Mm-hmm. Can you remember more about this first years of teaching? Kasi po sir, dito sa program natin, may mga nanonood po ng mga bagong teachers. And alam niyo yung awkwardness or yung kaba kapag kayo ay bago, no? So,
what were some of your early struggles? Na para din po dun sa mga teachers natin na hindi po sila nag-iisa. Baka makarelate po sa mga una ninyong struggles sa teaching. And then, paano po kayo nag-cope dun sa mga struggles na yun? Yes. As a new teacher in a private school, so syempre, iilan pa lang, konti pa yung mga strategies ko. Hindi ako sanay. I'm a math teacher, pero hindi pa ako sanay sa mga vocabulary, sa pagtuturo. So, pagdating ko doon, so, they'll give you a regular load. Kung anong load ng ibang teacher, you'll have the same thing. Tapos, ano ba, just be open, lalo yung coordinator nyo pala. They will assign to you a mentor, a coordinator. Just build the relationship with that person. Mm-hmm. Siyempre, ang ibibigay nila sa inyo, yung magaling, yung batikan na teacher. So, swerte ko naman, at yung teacher na nakasama ko, talagang, ano na, batikan na teacher na, mm-hmm. mga strategy niya, sineshare niya, hindi niya sinaswapang, ganon. Mm-hmm. Tapos, observe ka rin sa mga co-teachers mo. May mga strategy silang magaganda. Sa pagiging teacher, okay lang magnakaw ng mga strategy. Ganon. Pwede yan. I-acknowledge mo lang kung gusto mo, but you know, nakakatulong yan. And the good thing in my school, may mga professional development sila, mm-hmm. in school or outside, take advantage. Kahit na Sabado yan, sige, kahit na minsan, galing sa bulsa mo na yung babayarin mo, sige, pati mga competition, mga math competition, mm-hmm. mag-i-escort ka ng mga bata, sige, join ka na rin kasi mamatututunan ka. Mm-hmm. So, yun ang bago sa Philippines. Pero yung iba naman, yung bago dito sa Amerika, mas matindi yun. Well, speaking of America, sir, paano po kayo naging teacher sa New York? I mean, coming from the Philippines, mm-hmm. and then, paano po napunta yung trajectory ng buhay nyo, no? Papunta po ng Amerika? Mm-hmm. Siguro naka 13 years na ako sa Lasal Green Hills. I was happy na. Mm-hmm. They made me administrator na ng student activities. Pumpanti na ako doon. Mm-hmm. Pero nare-realize ko, yung mga co-teacher, ba't nag-aalisan itong mga magagaling na teacher? May nauna na siguro mga tatlo, apat, nasa Amerika. And then suddenly, I saw an ad in the newspaper, they need teachers. Ay, hindi, before 9/11 pa, nag-a-apply na rin ako kasi they need teachers. Natatanggap na sana ako sa South Carolina, kaya lang nagkaroon ng 9/11, hindi natuloy. So, parang ayoko na. Then eventually, there's New York. So, I tried, there's an ad in New York, there's a agency sa Pilipinas, itretrain ka nila, you know, for an interview. So, I just gave it a shot, you know, talagang, ewan ko, try ko na nga to kasi... Ay, ito ang ano, ang motivation. Kasi may pamilya ka na, mapapansin mo, parang hindi sapat yung kinikita mo para mabigyan ng magandang future yung anak. So, I gave it a try. And kasi during that time, 2003, malaki ang need ng teachers sa New York. Maraming nagre-retire, ayaw na nilang magturo, ganon. At nag-hire sila all over the world. They call it international teachers. 2003, about 200 teachers were hired from the Philippines back then. And ayun, sa nakaswertehan naman natin because of God's blessing, natanggap naman tayo, the interview, and then 2003, nakalipad na tayo. The next year, sumunod na rin ang pamilya. Sir, can you tell the viewers, no, yung mga listeners po natin, may mga adjustments po bang kinailangan? Matagal na po kayo, no, veterano na kayong teacher sa Pilipinas, but did you have to adjust pagdating ninyo as a foreign teacher po sa Amerika? Oh yes, a lot of adjustment. You know, my 13 years of teaching sa private school, pagdating ko dito, it's not just back to zero, back to negative. You'll have to relearn everything that you've seen in the books. Kasi the culture, yung mga estudyante, isipin mo yung pinaka-loko mong estudyante, pinaka-pasaway mong estudyante sa Pilipinas, that's just a normal kid here. I-times 30 mo yon sa isang klase. Yan ang makakasalamuha mo. Plus-plus pa na matitindi. They will question you. Yung authority ng teacher, the respect that we have back in the Philippines, magdad dito, no, you will have to earn it. Hindi automatic teacher ka, we will listen to you, your words are sacred, no. You'll have to earn it. Kaya so, matindi. May times na binabato na ako, may mga racial slur. May Asian hate na pala noon, napansin ko. Pinagtatawanan na yung pagiging iba ko.
So was it more classroom management, sir, or kahit po yung content, you also adjusted? Number one is management. The content, actually, yung content nga, ibababaan mo pa eh, para lang maintindihan nila lahat eh. Pero it's really management. Management, opo. Sir, do you miss anything from teaching in the Philippines? Yung dahil sa sobrang pagkakaiba, no, nung parang kultura, na-miss niyo po ba yung pagtuturo sa Pilipinas? Ano po yung mga nami-miss ninyo at bakit niyo yan nami-miss? Yeah. Nami-miss ko yung camaraderie with the faculty. Yan na nasa faculty room kayo, nagsasama kayo, pinag-birthday, nagluto si co-teacher ng ganun, nagsasalo-salo kayo. Nami-miss ko yung samahan din with the students. Iba yung rapport with the students back in the Philippines. Eh. Yung in the Philippines, they're like your friends, you know. You can easily relate to them. Pero dito, you know, nagdadalawang isip ka pa if you want to build some relationships, you know, professional relationships with the students here. Kasi, you know, kahit wala kang intention, they might think of something bad sa mga motives na ginagawa mo. Pwede kang pagbintangan na inaabuso mo yung bata or what. Careful ka lagi. Baka masu ako pag may nasabi ako, may nagawa ako, nakakatakot. Oo, lagi talaga sir na ano, nandun sa back of your mind na baka madimanda ka. Yes. Dyan sa Amerika. No, na parang dito nakukuha sa usap. Oo, di ba? Ito yung may anecdote ako. Di ba sa atin, nakukuha mo sa tingin, titingnan mo ganyan. Trinay ko dito, nilakihan ko yung mata kong ganyan. Bigla sa'yo, what you looking at? Ginaganon ako. Baka akala, tinititigan ko na siya ng masama na, you don't know, right? Sabi ko, hindi pala uubra yun. Hindi pwedeng tinititigan. Opo. Yes. Sir, you have been recognized as one of the best teachers in New York. No? Nagkaroon po kayo ng award. And ano po yung ibig sabihin, how does one become, no, an outstanding teacher? Paano po nyo yun narating? It was an honor talaga. That was 2014. And you know, New York City is the biggest school district dito sa buong Amerika. And out of thousands, you know, I was privileged to be one of the 10 winners on that year. So, paano nakuha yon? Actually, as I said before, mahirap mag-adjust. But when I moved to another school, which is more diverse, eventually, nakuha ko na yung system, I was able to acclimate, nakuha ko na, nagagawa ko na yung mga ginagawa ko sa Philippines, nagagawa ko na sa Amerika. Basta, I'm so happy with teaching. I don't know, words just spread out. Tapos, kasi sa Amerika, ang nagno-nominate are students or parents. So, I didn't know, somebody nominated me. I just got a call na, nakasama ka dito, you have to go through a process, you have to submit this, there were interviews, there are observations. O sige, maraming level yun. Sige, pagbigyan natin. Unti-unti, ba't nalalagpasan ko pa yung mga level na yun? Opo. Until on the final stage, ayun, there were 10 of us. You know, I think the secret there is just enjoy what you're doing. And you know, if you're good in your own style of teaching, I don't need to copy what the others do. Mm-hmm. If this is my style, I be the best of what I do. Mm-hmm. Napapansin. Pag napapansin ng magulang, napapansin ng estudyante, they will talk about it. It will create a buzz. And they would, you know, if an award will come, it will come. Oo. So sir, napaka-special pala ng award niyo kasi galing pala siya sa mga students. So sila pala ang nagno-nominate. Unlike some kasi na ino-nominate ka ng principal or ino-nominate ka ng school, no? Yes. Dito pala talagang students. So tumatakpo kayo sa estudyante ninyo. Yes. Sir, as an outstanding teacher in math, no? Sabi niyo nga meron kayong strategy ninyo. I'm just wondering, bakit napakalaki po ng resistance ng bata kaya sa math? No, kasi lagi nating naririnig na I hate math. Yeah. No, so bakit po parang kayo nag-enjoy ang mga estudyante ninyo sa math classes ninyo? Paano po ba 'yun? Ako po ay English teacher at isa din sa mga hindi ko naintindihan ay math. No, so talagang relate ako diyan na bakit ba paano ba na i-inlove ang bata sa math? Ano ang role ng teacher dyan, no, sir? That's a nice question. I think based na rin yan sa experience ng teacher. Like for us, may edad na rin ako, the way I was taught, kung magtuturo na ako ngayon, parang ginagaya ko yung tinuro, the way I was taught by my teachers, which is very traditional.
Actually, I hated math when I was elementary. May takot din ako. Mm-hmm. Hindi ko ma-memorize yung multiplication table. Pinag-memorize sa akin, di ba? Only in high school na lang, I eventually learned to like math. And then, mm-hmm. why? Because of some teachers then. So the way they teach it, the way they relate with me, yung mga strategies na ginamit nila, eventually yun ang ginamit ko na rin dito. And how do I make them love math? Number one is I show them I'm prepared when I go to class. Talagang yung lesson plan paghahandaan mo. And don't put yourself in the shoes of the student. Kung akong student, makikinig sa lesson ko, aantukin ba ako, mabobore ba ako? Iniisip ko lagi yung estudyante, when I reach out to them, I should get their attention. Remember, you're competing with video games, you're competing with YouTube, TikTok, internet. Correct. Baliwala ka kung nagsasalita ka lang dyan. Biglang, kung nag-zoom yun, i-off ka na nila, naglalaro na sila. I should be able to compete with them. Kaya, yung actions mo, yung words mo, actually, if you look at some of my videos in YouTube, I will sing, I will dance, I will rap, I will do everything just to get your attention. Pag nakuha ko na yung attention mo, then, you know, my lessons, I make it practical then. Magtuturo ka ng fractions, i-relate mo naman sa buhay ng estudyante mo. Nag-aaral ka ng decimal, i-relate mo yung something tangible, yung pera, yung, let's say, nagbabudget ng money, cellphone load, something like that. Para feel na feel nila. Once they feel that math is really part of my life at may meaning, then unti-unti, they will see the value of math. Okay? Yes. Actually, sir, napakaganda ng sinabi niyong yun. No? Kasi I've always been asking my mga math co-teachers ko niyan. Kasi nahirapan ako sa trigonometry. Di ba? May mga logarithm. Yeah. And I was telling my teacher, Ma'am, ano bang ikagaganda ng buhay ko sa logarithm? Saan ko ba ito gagamitin sa totoong buhay? Yes. Na, kasi ba't ko aaralin? Parang pampasikip ng utak. Tapos hindi ko naman alam saan ko gagamitin. Napakaganda po noon. Na hopefully mapulot po nung ating mga teachers. Sir, because of the pandemic, no, alam natin na you were very, very, anong tawag dito, effective po sa loob ng classroom. No? But because of the pandemic, nagkaroon po ba ito ng impact dun sa effectivity ninyo, sa tingin ninyo? Ano po yung naging impact nito sa inyo? If meron pong impact, paano po kayo nagko-cope? Yeah, that's a good question. Biglaan nga yan eh. Yung wala kaming training. You know, no teacher was trained to be doing online teaching, right? Sa college education, di naman natin alam yan. Bigla na lang natutunan namin yung pag-zoom. Kaya nag-crash course kami yan bago nagsara yung school 2020. Right? Yeah, just like Philippines, 1 year na rin kaming no face-to-face classes, puro online lang. So, talagang it's a shock for all of us. Talagang nag-crash course kami ng online, paano magturo, paano nga ba? I have no idea. Mm-hmm. So, creativity lang talaga. You would see in some of my videos, I want to be interactive. I make videos of myself, teaching, ano pa, gumamit ako ng projector using my cell phones, lahat ng hacks. Gagawin mo, magtuturo ka ng nagpa-PowerPoint na binibideo sarili mo. Minsan nasa chalkboard ka, minsan nasa papel mismo, nakikita nila. You try everything. It's a trial and error, kumbaga. You see what works, what doesn't work, at tinagtag pa kami ng mga apps. Ang dami ng apps na ngayon na pwede natin gamitin. Correct. Ako mismo na-overload much more with the kids. We cannot throw it to all of them. Ganyan, malilito lang sila. Mm-hmm. So, it was a struggle until eventually you will find the system na, ay, mukhang okay na to. This routine is good. Then, let me just stick to this routine. Hindi ko na ibabombard ng estudyante na this way, then do that, malilito na. Pag nakuha mo na yung system na yon, alam na nila yung routine ng pagtuturo mo sa electronics. Kasi the good thing naman dito sa Amerika, lahat naka-online, may internet access sila. There's a routine na, they know what to do next, ganon. Nakita ko nag-improve naman, but it's not really easy. It's not really easy. Maraming nag-fail, maraming may mga mental issues na because of that, right? Maraming absent, hindi na nagpakita. But on the flip side though, there were some students who were not good in face-to-face learning, but in remote, nag-excel. May observe yan ng mga ibang teachers. They would testify to that. Mm-hmm. Mas gusto nila, iba rin pala. Sir,
meron din po ba kayong students? I'm just wondering, meron din po bang hindi nakaka-online? Or talagang lahat naman, no? Is have the ability? Lahat naman. Sometimes meron one or two, spotty yung internet nila. They will email you, Ram, my internet is slow for today. Okay lang, basta gawin mo lang yung online work. So may pansalo naman. Oo, I just heard it now, no? They just call you Ram. Oh yeah. Sa school ko, walang mister. So parang ano lang ako that you said na Ram, I don't have. So that's one. And for us rin, pati yung principal ko, I just call my principal, Stacy, I need this, like that. So medyo, ibang culture. Yeah, ibang-iba din talaga, no? Sir, can you give us or share with us, no, mga top tips ninyo? Kasi yung iba po, actually medyo comforting, no? Sa akin po, it's comforting na kayo po nasa America na, and you also had to undergo trial and error. Kasi parang yung pressure po sa Philippines ng mga teachers na parang feeling mo walang nangyayari sa klase mo. Yung parang may mga lesson plans ka, hindi mo na de-deliver, no? Hindi tama or walang internet yung mga estudyante mo, no? Yung ganung klase po, napakadaming apps na pinapagamit sa'yo. So, nakakatuwa na nakaka-relate din pala, no? Even kayo po sa Amerika, yeah, ay dumaan sa trial and error. Mm-hmm. Meron po ba kayong mabibigay na tip sa mga teachers natin sa engagement ng students? How to engage their students, especially ngayon po, sir, na distance ed, no? Yeah. Yung hindi talaga natin sila nakikita. Ano po yung probably top 3 tips nyo po, no? If you have more, the better, no? Pero top 3 tips po kaya on engaging students in general and in math particular. Matindi ang question, eh. Sige, based on my experience, so I engage with my students, let's say online muna. Pag online, yung don't make your class na ikaw na lagi nagsasalita. Okay? Throw the baton to them. You know, let them do the hard work. Let them talk. Let them explain, right? Hindi lang ikaw. And syempre, at the beginning, kung online ka, you greet them, you know. Try to find some personal connection with the students. Yes. Kaya nga, kahit na nagwo-work sila together, I will send each one of them in a breakout room. Tigi-tigi sa breakout room. Tapos binibisita ko kada breakout room. Oh, kamusta ka na? O, ano itong ginagawa natin ngayon? Although they know what to do already, pero doon ang one-on-one usapan. Minsan, chismis ako. O, kamusta na yung nanay mo? Ano ba trabaho ng nanay mo? Tinatanong ganun. Yeah. O, ano ba to? Anong number one? Mahirap ba to? That connection with the students. So, pero kung nagmo-module yung mga bata, I think in the Philippines, siguro kung may social media ka, ewan ko kung allowed na friend nila, just give them updates. I-shout out mo yung estudyante mo. Siguro naman, nag-may social media rin yung mga bata just to feel the connection. Mm-hmm. So once they feel that there's a connection with this teacher, then magaan na yung kalooban nila, you know, in participation, kung online ka ulit, kung ayaw magsalita, ayun, number one, ayaw magpakita ng video, ayaw magsalita. Oo. Sige, kahit sa chat, o sige, i-text mo na lang ako. Oo. And then, isa pa, to enhance that connection is really bawal kasi sa Pilipinas dati, pero dito no, we were allowed here to have to communicate with the parents anytime. I have the cell phone of their parents. I can call them. I ask their help. I tell them, alam mo, nahihirapan ako, paano to, and you know, communicate with the parent. The parents will give suggestions, and the parents will even give you a background. I will give you a nice anecdote just happened today, no? So merong isang estudyante for almost 2 weeks na hindi niya ginagawa yung online work. So biglang lumitaw sa klase ko. Nako, buti dumating ka na. So nilagay ko sa individual rooms ulit. So lulusubin ko na, aatakin ko na, sabihin ko, bakit hindi mo? Yun ang ganoon na nasa isip ko. Ewan ko ba, pagdating ko na dun sa room na yon, siguro nasakluban ako ng Holy Spirit. Sabi, oh hi Emily. Nako, nabanggitin pa lang. Oh hi Emily na lang, ha? Hi Emily, di naman na alam yan, eh. Sabi ko, kamusta ka na? Can you tell me what happened? Kamusta ka na ba? Ganun lang. Imbes na ang temptation ko, talagang batikusin siya. So, she said it in a nice way. Sabi niya, alam mo, may issues kasi ako, eh. Yung meron akong nagawang masama sa sarili ko, may problema kami sa pamilya. Basta ang dami niya sinabi, nagkasakit pa ako. Oh my goodness, matindi pala ang dinaanan itong batang ito. Only then na naintindihan ko ang sitwasyon. So, una, you know, ang first instinct, magagalit ka sa bata, pero grabe pala, iba-iba ang sitwasyon ng mga bata. Kaya, pag nakuha mo na, meron ngang
saying na Maslow before Bloom. Yung connection muna, lalo na ngayong pandemic. I think that's a priority. Kung may matutunan sila, they learn the basics, okay na yon. Okay? Eventually, pag normal na, mapapalalim pa natin yun. So, talagang emotions muna, no? Parang yeah. Emotions muna, yung social, mental health ng bata muna. They feel everything. Safe, they feel secure with the teacher, you know. Actually, mas maalala pa nila yung non-teaching moments okay. While they're in Zoom. Na yung mga kwentuhan. So kung sa Philippines situation naman, I don't know, once in a while, if you could give them a call, an email, dahil di naman kayo nag-online minsan, module kayo. So I don't know, kasi stricto, bawal yata mamasyal eh. No? Bawal puntahan yung mga bata. Kinukuha lang po sa schools ng mga parents. But they can talk to the parents siguro, no? Kasi parents naman po ang kumukuha. Tapos sir, how about in math? No? In particular po, meron po ba kayong mabibigay na tips na since distance ed for math teachers na talagang nahihirapan? Alright. So what works for me, okay, based on my experience lang, is every night talaga, I make two recordings na yan. One for the 7th grade ko at saka 8th grade. Naka-record yung pagtuturo ko. So, I demonstrate, I explain. Maganda kasi you make them all as a video. You could use all your visual. Parang matuturo ka lang. Naka-record lang yan lahat. Yeah. Tapos nasa YouTube channel. I made a YouTube channel para lang ma-store lahat ng teaching ko doon. So, pagdating na ng klase, so meron kaming introductory activity, so we call it a do now. It's either a review of the past lesson or an introduction, a quick introduction. So 3 questions lang yan. They work on that, then after that we discuss it. Either I discuss or they discuss or they share with the group. So napag-usapan na yon. Then after that, it's time to learn the lesson for the day. I just give them the link. Ito na yung video ko. Panuorin nyo na yan. They will watch it individually in their YouTube, in their rooms. Then after watching, they write a comment. What's the number one new thing that I learned today? So they write it as a comment. So as they're watching the video, if they have questions, I visit them. All right, and then we discuss it. Then after that, meron na kaming online program where they answer questions related to that video. So sila na ang nagle-learn on their own. So ako, back up yung lessons ko, since it's online, it's a backup. Anytime they don't understand, they can go back. Kung ang mom or dad ang nagtuturo sa kanila, mom and dad can learn it and reteach their students. Yes. And they can go back, no? Kung spotty yung internet at another time, pwede nila pong mapanood. So it... Yes. And maganda pa, Zel. You know what, Zel? I could reuse it again and again next year. Kahit tumanda na si Lolo Ram, nakikita pa nila yung batang Ram ang nagtuturo. Oh. So sa inyo, sir, mas maganda na nire-record, no? Kesa live kayong nagtuturo sa Zoom. Or you could play your video. It's playing, it's explaining. So they see you're teaching. You could pause it kung may i-annotate ka pa, may idadagdag ka pa. So i-pause it by segments and then a short discussion and then play again. Parang ang may assistant teacher mo na yung video eh. Ikaw ang assistant nung nagtuturo sa video, di ba? Opo. And doon po, parang talaga siya, no? You get to control the time. Yes. No? Kasi parang sa live, I think that's one problem ng mga nagla-live na Zoom is yung pag-manage ng bata, pagtingin sa kanila, tas ikaw pa rin yung nagtuturo. Yeah, correct. So at least po, nung piniplay nyo, you can manage now. Nag-check na rin ako ng attendance. Kasi nagpiplay yung video. Opo, yes. So napakaganda no, na maganda din na mag-try mag-record no, yung mga teachers natin na hindi laging synchronous, lalo na sa aming internet po dito sa Pilipinas. Correct. Sir, isa pa pong tanong. Marami pong teachers, alam ko, ang interesado dito. May mga teachers po tayo na nangangarap din pong magturo abroad, no? So, for whatever reason, no, professional, financial, hindi po natin alam. Meron po ba kayong maibibigay sa kanilang advice, words of wisdom, tungkol sa ito, yung panaginip nila na maging teacher abroad? Hindi masamang mangarap, right? Opo, pero kasi ang hirap sa Pilipino, once you're devoted in your school, yung parang feeling mo I have to be here na hanggang dito na ako magre-retire. No, if there's an
opening a greener pastures and you think you really need it for yourself, for your family, yes, you have to go for it. Baka yeah, biyaya na yan from the Lord. So, ngayon kasi sa New York, sa state ng New York, close ang hiring, but there are states like Arizona, yung New Mexico, some states na open sila for hiring and kilala na ang Filipino to be good teachers. Talaga. And there are agencies sa Pilipinas, you would know that, there were agencies in the Pilipinas na nagta-tie up dito sa mga district schools and they're the ones preparing the interviews para ma-hire sila. Mm-hmm. So, kaya lang, you know, it will entail money. Talagang you will have to pay thousands of US dollars for training or eventually pag nakuha ka na yung pasimula mong pondo, how to stay, how to get an apartment and everything, and also network with teachers sa Facebook. Marami ng mga groups dyan. Hanapin mo groups ng J1 teachers who wants to apply in the States. May mga organizations sa mga teachers na nasa states na, network with them. May mga professional development rin sila, join them. Okay? And they will be the one to give you tips. Uy, may opening dito sa state na to. Sometimes they would, you know, give out addresses or emails of agencies who could help you. Yeah. Mm-hmm. Connect ka sa marami online, makikita mo na yan. Yes, and we can succeed, no? Sa ibang bansa. As proven by you, sir, na nakuha ka pa nga ng top 10, no? Na top 10 best teachers ng New York. Nako, so, isa lang ako. Maraming mga Pilipino pa ako makikita niyo. Opo. Nakakatuwa po na may mga network na pala, no, ng mga teachers for those who are dreaming, no, na yes, na makapunta po ng ibang bansa. Kaya lang, Zel, ang visa na binibigay ngayon sa US to be a US teacher ay J1. Parang temporary visa lang to. You're like, you can teach for 3, I think maximum of 5 years, mm-mm, but eventually you have to go back to the Philippines. Parang exchange student ka lang, you have to gain experience, mm-mm, you share your experience, and you gain experience, you bring it back to the Philippines. Pero pag ang visa ay binibigay nila ay H1, working visa, mm-mm, yan ay pwedeng pang matagalan at pwede mong that would be the vehicle to move to a green card kung H1B visa. Okay. Pag J1, pupunta ka, babalik, pwede ka apply ulit, punta balik. Depende kung ano ang priority nyo. Opo. Do they require you also to take their own licensure? So may licensure din kung sa Amerika. Yes. They will. Oh, so mag-e-exam pa pala. May board exams pa rin, lisensya ka, renew, ganun pa rin. Oh, okay po. So, sir, yung show po natin is entitled Inspiradong Guro, no? So, we believe that behind every inspired teacher is also an inspiring teacher. So, kung tatandaan niyo po yung buong life niyo as a student, sino po yung matatawag ninyong most inspiring teacher nyo? Sino po siya? Saan nyo po siya naging teacher? At bakit po siya ang inspiradong guro nyo? Oh, nice question. Ako, maiingit yung ibang teacher. So, since elementary, high school, college, I think the most impact sa akin was the college pa, the college teacher. Kasi sa seminaryo ako nag-aral yun. He's now a priest. Father Chris Magbitang ang pangalan niya. Sa Paranaque yata siya nakasena. Okay. So kasi ang style niya, bago siya magturo, nagko-connect siya muna sa amin. Magjo-joke yan. Magjo-joke o kaya magbabalitaan kahit na ang tinuturo niya ay, ano ba tinuturo niya? Pilipino. O aralin panlipo. O history yata tinuturo niya. May balitaan o joke or any tidbits na kahit knock-knock jokes, yun ang pasimula niya. Kaya nakukonnect na, kukuha niya na kami kaagad. Oo, attention. Tapos the way he teaches, talagang full of expressions, talagang full blast, para siyang artista doon. And that's like what I'm doing now. Malaki talaga influence siya sa akin. Oo, tama. And ayan, medyo ginaya ko siya. At I made my own then. So, yun ay naka-inspire sa akin. And then sir, second to the last question, ano po ang definition niyo ng inspiradong guro? What is it to be an inspiring teacher or an inspired teacher? Yes, very good question. Inspired teacher ka is if you know that you are really meant, dapat galing sa puso. You would know na you are a real teacher
if you're enjoying what you're doing, you're enjoying what you're doing, at hindi mo naiisip na yung sweldo, ay nagsweldo na pala, bigla na lang, ay may sweldo na pala, ganun. Kasi engross ka lang sa mission mo to be a teacher, to help the students, you know, to prepare your lessons, to have a connection with your colleagues, with your students, doon mo mafe-feel na this is meant for me. Parang lahat ng gifts na binigay sa akin ni Lord, I'm good in singing, I'm good in maybe creating videos, lahat yun, bakit nagagamit ko? Nagagamit ko sa aking pagtuturo. So I'm inspired. And you know that you are meant to be a teacher talaga. And yun, talaga. And you would see the effect kung may mga feedback from, just like I said, may feedback from parents, from students. You hear it from them. Hindi mo hinihingi. Pinupuri ka nila on their own. Okay. Oh, effective nga siguro. So that's it. Apo. It's a gift from God and you're sharing it. Then you are an inspired teacher. Yes. Very, very nice. Okay. Nakakatuwa po yung definition niyo. Sir, final message po para sa lahat po ng teachers na nanonood sa atin. May mga nanonood po sa atin all over the Philippines. Meron din pong nanonood sa atin even outside. No? May nanonood po from Dubai, from mga teachers din po sila. Baka meron po kayong huling message para po sa kanilang lahat. Yes. The last message is be the best teacher that you could be. Right now, because of the pandemic, I see kung anong talents na lumalabas sa mga teacher. May teacher na nagti-TikTok, may teacher na YouTuber, may teacher na sumasayaw, may teacher na kumakanta, nagtuturo ng kanta. Sino ba si Elsa? Umabot pala siya dyan. Yes. Lumalabas ang mga talent, be the best. Iba-iba ang talent mo. Your talent as a teacher might be different from another teacher. Kung ano ang gift na binigay sa iyo ni Lord, gamitin mo. Yung singing na yon, o kung dancing, gamitin mo. Huwag kang mahiya. I-develop mo lang ng i-develop. And then eventually, what you become will be your gift to God, your gift to your students. Yes, maraming salamat sir sa panahon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa ating interview. And I know na marami pong teachers ang mai-inspire sa inyo dito po sa mga na-share ninyo sa kanila. Thank you so much sir. And you're welcome, Zel. And one reminder pala, if they want to see what I do in my class, they can always visit I have a YouTube page. It's called Rampage Math. Two words, Rampage tsaka Math. Ililink po namin, sir. Yeah. Yes, you will also see yung I didn't just put there math content. Meron din akong yung paano pagtuturo sa Amerika, buhay sa Amerika, para for the future teachers na nangangarap rin magturo sa ibang bansa. Yes, so mag-subscribe po kayo. No? We'll put a link para po mag-subscribe kayo at saka mapanood nyo po no, yung mga bagong ganap sa buhay ni Sir Ramil Buenaventura. Maraming salamat po, Sir. Sa uulitin, sana po ay mag-guest po namin ulit kayo. And congratulations sa Inspiradong Guro. Ituloy nyo ang ginagawa nyo. And I'm so happy, you know, hindi lang kayo dun sa Legazpi area. You're reaching out to the whole world now. And I will tell my colleagues about the show as well. Apa. Thank you so much, sir. Buenaventura ng Renaissance Charter School sa New York sa Amerika. Yes. And please subscribe sa kanyang YouTube channel na Rampage Math. Oo, Rampage Math. Actually, marami siya doon. Ang ganda ng lesson niya doon ng area. Nagde-derive ng formula ng area na gamit lang niya ay isang bond paper. Ang ganda-ganda. Para sa taong challenge sa math, natuwa ako dun sa lesson na amazed yun. Amazed na amazed sa math. Amazed ako dun. Natutuwa ako. No? So, pwede niyo po yan bisitahin no? Para po magkaroon kayo ng mga ideas. So, magbasa lang po tayo ng ilang mga comments ninyo. Ano? So, let's look at some of your comments. Sabi po ni Ma'am Jacqueline Mitra, wow, very helpful tips. No? Sabi din ni Ma'am Nancy Rogado, tuwang-tuwa siya dun sa Maslow before Bloom. Yes. Nakakatuwa. Meron ka pa bang ibang comments dyan, Ma'am Grace? Sabi ni Ma'am Mildred Parko, ang ating masugid din na tagapakinig, sabi niya, thank you so much, Sir Ramil, for sharing your teaching expertise and helpful tips. At salamat din daw sa Inspiradong Guro staff. Salamat kay Ma'am Zel.
Thank you, Ma'am. Si Ma'am Zel po talaga ang ano, masugid din talagang patient na tagahanap eh. Yan si Ma'am Zel. Madami na tayo naka-line up. Tulungan niyo po kaming magdasal. No? Yes. Hindi lang teacher sa Amerika. Meron tayong naka-line up teacher from Asia, teacher from Africa. No? Para makita din natin na hindi lang tayo nag-iisa. Oo. At makita din natin kung anong ginagawa nila. Kasi yung pandemic naman eh, all over the world nating nararanasan. So, sabi din po ni Ma'am Melody Macunyan Escalante, sabi niya, thank you daw kay Sir Ramil at syempre yung experiences us to reflect on our profession. You have been truly an inspiration. Yes. Wow. Sabi ni Ma'am Mildred Parco, congratulations kay Sir Ramil for being one of the 10 outstanding teachers. Yes po, no? Sa New York. And si DJ Ron, sabi niya, tama, hindi dapat sweldo-driven na teacher. Mm-mm. Si Ma'am Nikki Katangi, thank you so much, Inspiradong Guro and Sir Ramil. I love the session today. Oh, maraming thank salamat. Thank you. And then, si Ma'am Mildred na nag-agree daw siya na kailangan talaga na i-enjoy. Yun yung definition ni Sir eh. Mm-mm. Yung dapat na i-enjoy daw natin yung ginagawa natin. Sabi naman ni Sir Daniel de los Santos, awesome interview. Wow, thank you po. Glory to God. Thank you. Kay Ma'am Jacqueline Mitra, amazing teacher po si Sir Ram. Mm-mm. You inspire a lot of Filipino teachers all over the world. Thank you, Inspiradong Guro. Si Sweezy Almeida, Ma'am Sweezy! And you co-teacher mo siya. Oo, as in body ko yan. Thank you, Sir Ramil. Very informative and inspiring po yung sharing niya. Yes. And then, also, bigay ko lang yung dalawa kasi I think it's very important no, dun sa mga Inspiradong Guro natin na nafe-feature natin. Sabi nila, una, sabi niya, mm-mm, is ma-enjoy natin yung ginagawa natin. Are we still enjoying what we're doing? Oo. Nag-enjoy pa ba kayo? Pag gumigising ba kayo sa umaga, na-excite pa ba kayo sa gagawin niyo for the day? And then second is, nagkakaroon tayo ng, na parang nagkakaroon ng opportunity na lahat yung ibinigay sa ating regalo, nagagamit natin. Ma-facilitate natin, diba? Doon sa purpose ng teaching mismo. Oo, so kung kailangan mong sumayaw, kailangan mong mag-drawing, kailangan mong kumanta, kailangan mong mag-zumba, kung ano man yung kailangan mong gawin, at magaling ka doon, nagagamit mo. No? Yung mga Inspiradong Guro, nagagamit yon sa kanilang pagtuturo. Mm-mm. Nakakatuwa talaga. No? Yes. Sabi ni Sir Alan Elick, good to know we have fellow Filipino excelling in the US. Madami po daw sila. No? Yun nga kanina, ma'am, yung tinitimbang ko kanina sa aking isipan. Kasi pwedeng magsabi yung iba na bakit pupunta ka sa ibang bansa para magturo, para maging guro, na ikaw ay dapat nagtuturo sa sarili mong bayan. Pero ito yung mas malaking perspective. Mm-hmm. I believe na nakikita ko, nasabi ni Sir Ramil kanina, alam nyo ba na dito sa Amerika, hindi lang sa New York ha, ang mga Pinoy, hindi na lang kilala bilang helper or OFW. Kundi magaling na guro. Oo. Kilala ang Filipino na isa sa mga magagaling na guro. No? And I think also, we also have naman the ability to share. Yes. Our yung puso kasi diba ng Pinoy, no? To share that to others. And then also, for us to widen the perspective. Mm-mm. Na yung pagtuturo ay hindi lang ito, no? Ano yung nakikita natin dito? Kung ano yung, kahit saan ka naman iba to eh, pag guru ka, diba? Tsaka it's a hypocrisy naman to say then, no, among us na maganda yung binibigay na, kumbaga, sahod sa ibang bansa. Mm-mm. Pero ito kasi yung sabi ni Sir Ramil, dapat hindi yun yung drive mo. Correct. Dapat calling mo talaga. Alam mo sa sarili mo na ito yung path na gustong gawin mo na ito yung calling sa'yo ng Lord eh. Mm-mm. Kaya, at the end of the day, joyful siya, masaya siya. Mm-mm. Yung award, sabi niya, reward na lang din sa kanya, bonus na lang din. Tsaka sa kanila, parent, I saka feel, student. No, personally, I also feel na we should not parang guilty. Mm-mm. Yung mga teachers na meron talaga silang desire
na lumabas. Yes. Diba? Kasi mm-hmm. The desire could actually be a calling, diba? Yes. Na lumabas ka, diba? So, sa akin, to each his own eh. May kanya-kanya tayo talagang destinasyon sa buhay, no? Okay. Yes. So, maraming salamat po sa inyo, no? Na sinamahan nyo kami dyan sa interview na yan. Pero, syempre, bago tayo matapos, hindi naman tayo pwedeng magtapos na wala sa inyong ibibigay si Ma'am Gretchen. So, teacher's takeaway na po tayo. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Good morning mga kaguro. Alam nyo, napaisip ako ng malalim dito sa ating naging interview kay Sir Ramil. Sabi niya, we have to be the best teacher na gusto ng Lord syempre ma-achieve natin. And because we are created by our Lord God, kailangan talaga ma-maximize natin kung ano yung binigay sa atin ng Lord. Only that at most time, bakit ba ang isang guro ay nagkakaroon ng alinlangan, minsan pa nga sa mahabang panahon ay nakukulong na lang doon sa ideya na siya ay isang simpleng guro. Alam niyo po, today sa ating teacher's takeaway, we would like to share to you paano ba maging best, the best version of ourselves. First and foremost, maraming dahilan kung bakit hindi natin na ma-maximize yung ating sarili, yung best in us. Number one, we always compare ourselves, no? Madalas tayong magkumpara ng ating sarili sa iba at mas nakikita natin yung maganda sa iba kaysa sa atin. Kaya naman minsan, no, nagre-resulta ito sa mas malalim na mga sugat. Number one dito, yung hate. Nagkakaroon tayo ng hate sa ibang tao kapag nakikita natin bakit much better siya kaysa sa akin. Sa Pinoy terms, yung inggit. Na overcome tayo ng inggit sa ating kapwa, sa ating mga kasama. Kaya po tayo ay nade-destruct to grow on our own, sa ating best, okay? And alam nyo po ba na realizing this, ang dami palang nagiging resulta ng hate sa other people na nagmumula doon sa comparison natin sa kanila. Nabanggit kanina ni Sir Ramil na isa sa pinakalaganap ngayon na sitwasyon sa US yung Asian hate. Bakit kaya pag ibang kultura, ibang kulay ng balat, nagkakaroon tayo ng comparison, nagkakaroon tayo ng hate, no? Nakakalungkot lang isipin na ganito yung sitwasyon natin ngayon. Pero alam niyo po, na-realize din po natin, no, that the moment we embrace yung ating mga difficulties sa ating sarili and we open ourselves to grow and love ourselves, hindi rin magkakaroon ng chance na magkaroon tayo ng hate sa iba because we will appreciate other people as we appreciate ourselves. And more, I believe, no, that this will stop more hates among us, even different cultures, even different countries, magkakaroon tayo ng appreciation of their culture, of our differences. Because the Bible tells us in Psalms chapter 100, sabi dito sa Psalms 100, 39, verse 13 to 14, that, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well." Ayan. So, the psalmist is praising the Lord, sabi niya. "You know, Lord, I thank you because you created me and I know that I am important unto you. You love me and I am fearfully and wonderfully made." Alam niyo, kung ito yung perspective ng Lord ng ginawa niya tayo, ng create niya tayo, dapat din siguro ganun din ang ating pagtingin sa ating sarili. That we grow, we do not compare ourselves to others, but
kung ano yung weakness natin, grow on it, and let's seek for the best version of ourselves, not comparing ourselves to other people and sharing hate to other people. Hopefully, na-inspire po kayo ng ating Bible verse for this Sunday. And let me pray for you po. Lord, thank you because you created us. You are our creator and we adore you. We glorify you for creating us. And Lord, sana po, as we grow on relationship with you, our creator, makita po namin how you wonderfully made us, that we don't need to make comparison to other people and even hate other people because we feel na much better sila kesa sa amin. Lord, we know that you gave us, Lord God, what we need, Lord God, to grow in our profession. Sabi nga po ng speaker namin kanina, ano man ang talents na binigay niyo po sa amin, we have to share it and grow on it. Lord, thank you for allowing us to be inspired this Sunday and believing na may magagawa po kami sa aming sariling kakayahan, sa tulong mo, Lord God, and we will be better each day. Thank you, Lord, for everything. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Okay, amen. Sama po natin sa panalangin itong bagyo, no? Yes po. Na papasok po sa Bicol. Actually, nandito na sa PAR, no? Pero malapit siya sa amin, I think, tomorrow morning, no? So, sana po ligtas ang lahat, no? Na dadaanan po ng bagyong ito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Meron tayong pahabol dito, no? Si Ma'am Catherine De La Cruz. Hello, Ma'am Catherine. So, thank you so much for joining us for another inspiring Sunday. Sana po ay isang inspiradong linggo na naman po ng pagtuturo sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Zel Mique. At binabati po muna namin lahat ng teacher na nagtatabi na ng modules ng libro. Yung ano, pumunta po ng school kahapon para po magtabi ng kanilang mga nilagyan gamit. Ng mga trapal, nilagyan no? Po ng mga trapal. Tinanggal yung mga computer, nilagay sa lamesa. No? At kahit na po ba tayo ay may kaunting takot, patuloy pa rin po tayong magtiwala sa Diyos. Ito po si Ma'am Gretchen. No? Yes, and before we go, thank you, syempre, sa aming dalawa pong expert na tech dito sa studio today, si Sir June Apinado and of course, si Sir Mon Diaz. Hello to Ma'am Jenny Fine San also, no? Yes. So maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo. See at you next susunod week. Na po ang Hugot Radio. Ito po ang Care 104.3 The Way FM. Bye! Thank See you next week! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zaisel Mique at Teacher Gretchen Nokos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinyon ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.